Ayan guys, kanina dugtong to eh. Isa lang wire yan. Dugtong siya. Putulin mo lang. Tapos pag iwahiwalayin mo. Ayan. Mamaya guys, para hindi kayo mahirapan dito sa kulay. Tuturuan ko kayo kung paano mas madali na hindi kayo mahirapan sa kulay. Ayan guys, ngayong araw dito tayo nakapokus ngayon. Ito ang gagawin natin, lahat ng landing door. Para hindi ka mahirapan yung color coding guys. May mas madaling paraan. Gawa kayo ng ganito guys. Gawa kayo ng ganito. Tapos, dito na lang kayo titingin. O tingin kayo dyan. Para hindi na kayo ng hula. Kasi magkakaparehas ang kulay nyan guys. Oh. Samantalang ito, mag-pair ng pair. Ayan. Blue-white. Ayan. AB. Blue-white. Hanapin mo na lang yung blue-white dyan. Ayan. Blue-white. Ayan. Mas madali ito guys. Habang gumagawa ka, ilagay mo dyan. Yan, ganyan. Lagay mo dyan. Habang gumagawa ka. Tapos titingin ka na lang dyan. Yan, mas madaling paraan yan, guys. Hindi ka pa malilito. Kasi partner yan, guys. Oh. Yan, partner yan. Partner yan. Okay. Tapos sulatan nyo na lang. A, B, C, D. Indicator. Arrow up, down. O call 1, 2, 3, 4. Ito, positive niya. Negative niya, positive niya. Ito is fair. Saka natin yan magamit pag may iba pa. Okay? Ito guys, dahil pinutol natin mamaya, ito ang purpose lang yan para hindi tayo mahirapan magbalat. Pero idudugtong uli natin yan. Ito. Yung dalawang white, pagdugtungin natin. Yung dalawang blue, pagdugtungin natin. Saka natin ikakabit yan dito sa indicator niya, okay? Mamaya guys, papakita ko sa inyo. Ayan ang the best guys. Para hindi na kayo maguluhan sa color coding. Tingnan nyo na lang yan habang gumagawa. Gumawa muna kayo nito. Huwag nyo nang sulat na gray-white. Blue-white, mas mahirap. Pumutol kayo ng maiksing wire, ikabit nyo sa karton sa kanyang sulatan, mas madali pa. Ayan guys, yung holder niya, hindi siya buo. Ayan, hindi siya buo. Taas, baba lang. So, pag nag-ano ka niyan, nagbutas ka niyan guys, mapapaisip ka kung tutugma sa butas sas pag sinalpak mo. So gagawa natin ang paraan. Lalagyan muna natin ng double tape. Saka natin i-dedicate. Tanggalin natin yung tornilyo dito, dalawa o sa baba. Sa baba may dalawang tornilyo dyan. Susubukan natin. Ayan guys, nag-click yung gawa natin, yung double tape. Ayan. Mahirap kasi magbutas niyan guys pag hindi buo yung holder niya eh. Kasi hindi mo alam kung tutugma yung butas. So nagsukat muna tayo dito para straight. Tapos ayan, nilagyan natin to ng double tape. Ayan, dumikit siya. Saka natin tinanggal yung tornilyo. Kasi dati nagkakabit ako niyan guys. Buo siya, buo yung holder niya, buo. Pero yung ganyan kailangan may discarte ka para tumugma yung butas, kasi walang adjust yan, kailangan tumugma yung butas. Pero nag-click naman yung ginawa natin. Okay, ayan guys, mag-wiring tayo nitong coil. Ano to, yung coil sa car coil. Ayan, wiringan natin ngayon. Diyan tayo nakapokus ngayon. Okay. Mamaya papakita ko na lang sa inyo pagtapos na mag-wiring. Wala kasi nga hawak ng
cellphone, walang yung video, walang stand. Ayan guys, gagamitin ulit natin to. Yan, ito yung ginamit natin sa hall call, gagamitin ulit natin yun sa dito sa car call. Kasi para hindi na tayo malito sa mga color coding. Ayan guys, may naka-indicate naman yan dyan guys, oh. Yung mga wire na to, may number siya dyan. Ayan, malinaw yung camera. O tapos naka-indicate dito. Ayan. Okay. Yung wiring nga pala ng button, may naunan ako ng video na ganito noon pa. Siguro mga 1 year na siguro kung paano yung connection ng mga call button. Okay? Panoorin nyo na lang kung paano yung connection ng call button. Ayan guys, na-wiring na natin. Pero hindi natapos kasi tumawag na naman yung office. May ano daw, may nakabenta ng elevator. Kukunin ko daw yung sukat ng hoistway. Kaya tigil muna tayo. Ito, hanggang call pa lang. Hindi pa natin nailagay yung positive at negative. Call pa lang yun guys. Bukas uli. Ayun guys, naikabit na natin yung ano, car call button. Okay naman yung ano niya, indicator 0. Sana buo siya pag, kasi hindi mo pa malaman niya kung buo talaga, kasi pag tumakbo na yan, halimbawa 1, halimbawa 2, dito wala siya, diba? Pag tumakbo siya ng 2, saka mo malalaman yan kung buo talaga siya, kung wala siyang naputol na wire. Kasi minsan pag nagwa-wiring ng ganyan guys, medyo dahil maninipis yung wire na ginamit ko, kasi ito kailangan lumapat to. Hindi ka pwedeng gumamit ng wire na malalaki. Hindi mahirapan ka maglapat. Pero okay naman, okay na siya yung indicator niya, at okay naman may power supply siya. So ibig sabihin ito nga, okay siya, oh. Ayan guys, okay siya. Okay. Wala tayo naging problema. Thanks God. Igagawin naman natin yung nasa labas guys. Na-wiring ko na yan pero hindi ko na i-connect sa taas. I-connect natin sa control ngayon. Ito guys, na-wiring ko na rin. Pero hindi ko pa na-connect. Nahirapan din ako mag-wiring dito kasi kailangan yung wire maninipis lang. Palalapatin mo yan dyan sa wall niya. Hindi yan yung tulad ng ibang button. May ano siya, sa loob may space siya. Nakalumog siya. Yan hindi. Nakalapat lang. So yan na lang ang itatry natin. Ayan guys, okay na rin. Wala siya naging problema. Thanks God. Ayan, okay siya. Kailangan dapat dyan, pag pinindit mo, iilaw siya. Pero mamamatay. Pero pag hindi siya umilaw, mali yung connection mo. Or baliktad yung positive-negative. Ito naman, pag laging naka-ilaw, ibig sabihin naka-direct yung positive-negative sa ilaw niya. Hindi siya dumaan sa call button. Ayan, okay siya. Tignan natin sa baba muna guys, kung parehas okay sila. Ayan guys, okay rin siya guys. Thanks God. Ayan guys, okay rin siya. Thanks God.